So yan po mga kayunik, ito po yung Hyundai Santa Fe na ginagawa natin. Ayan, ganyan po yun. So backlash dashboard po ito. Ayan, yan po yung itsura once na mag cleaning po tayo o magbaklas po tayo ng evaporator sa harap ng Hyundai Santa Fe 2014. So magandang araw pong muli mga kayunik, welcome back po sa ating YouTube channel Ben Unik Works. So ngayon po isi-share at pakita ko lang po sa inyo ngayon yung service po natin ngayon about car aircon. Ito po ay Hyundai Santa Fe 2014 model. So papakita ko po sa inyo. So yan po mga kayunik, ito po yung Hyundai Santa Fe na ginagawa natin. Ayan, binaklas po natin yung bumper niya para matanggal yung condenser. Ayan. So ito po yung sa harapan, binaklas po yung wiper kasi backlash dashboard po ito. So ayan. So yan po mga kayunik, ito po yung Hyundai Santa Fe na ginagawa natin. Ayan, ganyan po yun. So backlash dashboard po ito. Ayan, yan po yung itsura once na mag cleaning po tayo o magbaklas po tayo ng evaporator sa harap ng Hyundai Santa Fe 2014. So yan po, hindi ko lang po na ipakita sa inyo na pagbaklas po kanina dahil nagkasabay-sabay po yung gawa po natin. Pakita ko lang. Ayan, may gawa pa ako dyan sa labas. Yan po, Isuzu D-Max po yan. Kaya kasabay po yung service natin. Kaya hindi ko po natutukan yung pagkuha ng video dito sa Santa Fe. So ito po yung magiging itsura once na mag-cleaning po tayo yung evaporator sa harap o magpaklas po tayo. So yan po. So ipakita ko rin po sa inyo yung likod kasi pag Hyundai Santa Fe, may dual aircon po ito. So kumbaga hindi siya kagaya ng mga Tucson na mayroong single yung aircon. So pag Hyundai Santa Fe po, mayroon pong harap at likod na evaporator. So pakita ko po yung likod. So mga kayunik, dito po yung likuran ng Santa Fe. So dito po yung nakalagay yung evaporator niya dyan. So ito po yung mga pinabaklas natin dito sa may sidings. Ayan. So ibig sabihin, dito po yung likod, ito po yung pinaka blower motor sa likod ng Santa Fe. So ito po yung evaporator sa harap, yung housing niya, yung binaklas po natin. Ayan, ito yung sa evaporator. Ayan. So ito po yung evaporator, niligtis po natin, wala nang ba pong leak. So ito yung sa harap. Ayan. So ito naman po yung, yan po yung evaporator sa likod ng Santa Fe. So ito po yung dashboard. Ayan, yung cover dashboard, yan binaklas po natin yan lahat. So yung bumper tinanggal din po. So yan po yung magiging itsura ng Santa Fe. So yun naman po sa gilid, ito po ay Isuzu D-Max na 2013 model. Ayan, so yan, pinilitan natin ng condenser. So yun po yung mga kayunik, hindi ko po na-share yung kumbaga hindi ko pa napakita kung paano binaklas yung dashboard yung Santa Fe dahil po nagkasabay-sabay lang po yung service po natin. So yun po. A few moments later. So ayan po mga kayunik, binabalik na po yung evaporator. Ito po yun kanina. Saka yung blower. Ayan po, binabalik na po yung evaporator harap. Saka sa blower housing. Ito po yung blower washing yan. So ngayon ang ginagawa, binabalik na po yung mga pinagkatanggalan kanina. So ayan po. Ayan, inayos na po yung mga pinagtatanggalan, pinabalik na po.
So yan po mga kayunik, yan, kinakabit ko po yung mga tinatanggal natin kanina. So yan. So naibalik na rin po yung cover ng dashboard. So ganyan na po yung itsura ng Santa Fe. Ayan. So yan po yung kinakabit natin ngayon, yung Santa Fe. So yan. Nikita na po yung mga tornilyo na pinagkakabit natin. So yan po. Yan. Pabalik na yung ano. Pagin na baba. So yan po mga kayunik, binabalik ko po yung mga binaklas kanina. So yan na po yung naibalik natin. So konti na lang po yung mga ibabalik para matapos na natin yung pagkabit lahat. So yan po. So yan yung mga inaayos dito. Ayan, binabalik pa po. So yan na po yung itsura nung Santa Fe. Binaklas natin yung dashboard kanina. Saka naibalik na rin po natin yung ibang mga tinanggal. So yan. So yan po mga kayunik, nabalik na po yung ano sa likuran. So ito po yung switch sa likod ng Santa Fe. So dyan po yung likod, so naibalik na po sa harapan. Ayan, yan po yung tarap. So yan po mga kayunik, natapos na natin maibalik lahat ng mga binaklas natin dito sa Hyundai Santa Fe. So yan po, yan, naibalik na po lahat mga pinagtatanggal natin kanina. So yan po. So yun po mga kayunik, yung ginawa natin sa Hyundai Santa Fe. Binaklas natin yung dashboard, harap at likod. And then pinalitan ko po yun ng expansion valve, harap at likod din, tsaka filter dryer. So yun lang po yung ginagawa ko sa aircon ng Hyundai Santa Fe. Paglilinisin po yung aircon niya, so nakikita nyo po backlash dashboard po yun. So ganun po talaga magiging itsura nun once na babacklash yung dashboard. So sana po nagustuhan nyo po yung video ko, yung sinishare ko po sa inyo. So bago pa po ang lahat, shout out po muna ako. So shout out po pala kay Ellie Vodge. O ano ba yan? So magandang araw sa iyo sir. Maganda po yung feedback niya po sa akin, nagpagawa po sa akin ng kotse. So yun, salamat po, na-appreciate niyo po yung gawa po ng Binionic Works, at saka na-satisfied po kayo sa gawa po namin. And then kay Sir Erwin Lipardo, shout out po sa iyo sir, bigay shout out po. Maraming salamat po sir, at dinayo nyo po ako dito sa shop po, at pinuntahan nyo po ako para po ipaayos at paggawa nyo po yung aircon nyo, yung Fortuner po nyo. So salamat po, at nagustuhan nyo po, at na-appreciate nyo rin po, at na-satisfied po kayo sa service po namin. So yun lang po. So mga kayunik, yun lang po yung sinishare at pinapakita ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, pakisubscribe na lang din po sa baba. Kasama na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko, kung saan sinishare at pinapakita ko sa inyo about car aircon services. So yun lang po mga kayunik. Maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat.